inyong nakakaalam ng aliginit, man, si Tatay Floreng, sigurado. Papuputol ko yung daliri ko pag hindi alam ni Tatay Floreng to. No. I need it, man. Kaya digit na, I need it. Asawa ko digit. So, alam niyo ba na marami, no, naging kabiruan ito sa Pilipinas, marami ang namatay dahil sa kantang ito. Alam niyo ba yun? No? Sa karaoke bar, marami pong nasaksak na barento dahil nagpapagalingan sila dyan sa kantang My Way. No? Pero kidding aside, brothers and sisters, totoo po yan. Totoo po yan na marami ang namamatay dahil sa My Way. No? My Way. Yung sarili kong kagustuhan, sarili kong kaparaanan, sarili kong daan ang gusto kong naharap. So, brothers and sisters, ganyan po, no, ang buhay. At marami po ang napapahamak dahil gusto nila yung My Way na yan. No? At hindi po yung God's way ang kanilang sinusunod. So, as we have said, yung messages po natin, mga kapatid, i-recall ko lang po sa inyo that we are in the series called Ephesians Effect. No? Yung epekto ng aklat ng Epeso sa buhay ng mga mananampalataya. At ang sabi po natin nung nakaraan na tayo ay nandito sa church, na tayo ay mayayaman. Di ba? Tinanong ko kayo, sinong mayaman? Naalala niya? No? We are rich because we are children of God. We are saved by the grace of God. No? We have the possession, no? Our salvation. We are rich because of the forgiveness of the Father. No? So, yun yung sinasabi natin kung bakit tayo mayaman. And now, brothers and sisters, we are in the second part of our third part series. No? Yung una kasi is the wealth, no? Yung payamanan natin. At ngayon, we will discuss the walk. No, kaya My Way, no, yung daan, no, yung ating paglakad, no. So, mga kapatid, ang sabi ko, marami tayong makikilala sa pamamagitan ng paglakad na yan. No, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, may nakita kayo isang tao, no, straight body, no, stomach in, chest out, no. Smart, street smart, naglalakad na ganyan. Tapos pag gumaganyan pa siya, yan, gumaganyan pa pag umu-corners. Ano maiisip nyo? Baka sundalo yan, pastor. May military background yan. So, nai-imagine nyo yung illustration natin, no? Na nakikilala ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang paglakad. Eh, pag naman, pastor, yung nagmamadali na kasama ka akong ipwit. No. Ano yun? Naghahanap yun ng banyo. No. So, kidding aside, brothers and sisters, makikita, no, sa pamamagitan ng paglakad. No. Higit lalo po tayong mga tao, mga kapatid. No. Nakikita po ang kung sino tayo sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya po, mga kapatid, kung paano natin ginagawa yung mga bagay-bagay, no, kung ito ay ginagawa natin sa paraan ng gusto natin at hindi sa paraan ng gusto ng Diyos, mga kapatid. No? Lumalakad ba tayo doon sa paraan na gusto lamang natin at hindi po natin kinukonsider yung mga kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So the title of our message this afternoon, brothers and sisters, is My Way or God's Way. Tayo po lahat ayun po. At tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa oportunidad na kami ay naririto, Panginoon, sa kabila ng mga okasyon sa aming kapaligiran, na sa kabila, Panginoon, na ngayon ay araw ng pamamasyal, maraming tao, Panginoon, ang nasa mare, namamasyal. Ngunit salamat po, Panginoon, dahil kami ay binigyan niyo pa rin ang oportunidad, Panginoon, na makarating dito sa inyong bahay-sambahan upang kami ay makapakinig ng inyong mensahe sa araw na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon,
sa aming pakikinig. Ano man po yung mga kaabalahan, ano man yung mga gumugulo sa aming mga isipan, ay alisin niyo po ito at bigyan niyo po kami ng pusong handang matuto. Isang bukas na isipan, Panginoon. Isang tenga na handang makinig. At hindi lamang nakikinig, Panginoon, na parang baliwala lang. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kapangyarihan ang mensahe na aming maririnig upang ito ay magkaroon ng pagbabago. Magdulot ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Muli po, ito po ang aming panalangin na puno ng pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. So open your Bibles, Bible, mga kapatid. So kanina po binasa yung Ephesians chapter 5 verses 1 to 10. So yun lamang po yung naging key verse natin doon sa, yun lamang po yung binasa for the scripture reading. But buong chapter 5 po ang ating magiging reference text sa hapon ito. So kaya in-announce ko kanina na bring your Bibles. So, brothers and sisters, we will discuss this afternoon, no, sabi natin, yung the walk, yung paglakad. And we have 3 points, brothers and sisters, no? Meron tayong 3 punto na bibigyan kung paano tayo dapat maglumakad, no? Sa pamamagitan po nitong Book of Ephesians. So, we will talk about yung the way we walk in the way of love. So una po, walk in the way of love. Pangalawa po, walk in the way of light, and walk in the way of wisdom. No. So love, light, and wisdom. Yun po yung i-discuss natin. So as we go through the verses, ito po yung ating magiging pamamaraan. Ipapaliwanag po natin ito verse by verse. So sundan niyo po ako, no? So sabi dito, yamang kayo, mga anak na minamahal ng Diyos. No. Pansin niyo po, mga anak na minamahal ng Diyos. No. Lahat tayo po ay minamahal ng Diyos. Sabi niya, tularan niyo siya. No. So meron po agad doon na suggestion, no, na tularan natin siya. So brothers and sisters, the word Christian, no, ang Kristiyano po, ang ibig sabihin po niyan, Christ-like, followers of Christ. Ibig sabihin, pag tinawag kang Kristiyano, ibig sabihin, sino ang ginagaya mo? Si pastor ba? Hindi. Sino ang ginagaya mo? Yung religion niyo ba? Hindi. Ang ginagaya niyo po ay si Christ. No, si Kristo ang ating ginagaya. So, tularan niyo. Sabi po, mamuhay kayo ng may pagmamahalan. So, ito po yung first point natin. Walk in the way of love. No? Dahil sabi po dito, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So brothers and sisters, walk in the way of love. So tuloy po natin, kayo'y mga hininang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-imbot. No? So this, brothers, this is the magandang balita version po ito. No? Yung binabasa po natin. No? So brothers and sisters, why must we have this good testimony? Sabi dito, hindi dapat mabanggit man lamang. Minsan mga kapatid, even in the churches, no, napakahalaga po ng reputasyon ng bawat isa sa atin. Because we are Christians. Di ba ginagaya na natin ang Christians, ang ating Panginoong Jesus eh. No? We, kumbaga sa ano, kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay nag-church, mga kapatid, no? Oo, sabihin natin, maraming mga tao na chismosa. Maraming mga tao na sabi-sabi. Pero mga kapatid, minsan, yung mga chismis-chismis niyan, may pinaghuhugutan yan, totoo? Diba may pinaghuhugutan yan, hindi naman pwedeng mag-i-invent ko lang eh. Ang mga Pilipino, ako, observasyon ko sa akin,
hindi tayo ganun yung mag-iimbento. Laging meron, minsan exagerata, no, nadadagdagan, dagdag-bawas. Pero ang punto mga kapatid, merong konting katotohanan. Tama? Diba? Bago mag-ismis-ismi dyan, may mga konting katotohanan yan. So, ang punto natin mga kapatid, as Christians, no, binanggit dito, no, nabanggit, no, hindi dapat mabanggit man lamang, no, na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Pag-iimbot. No? Pag-iimbot. No? So mga kapatid, napakahirap po to maintain a good reputation in the church. No? And especially as pastors. No? Kami mga leaders, tayo mga leaders. No? Dahil tayo po ay sabi natin, we are a walking testimony, a living Bible. Binabasa tayo, sinusuri, lagi tayong tinitingnan. Kaya ang mundong ito, mga kapatid, ay napakamapanuri. Konting kamalian po, sasabihin nila, eh wala palang kaibahan. Wala palang kaibahan yung mga tao. Kaya nga, sad to say, brothers and sisters, yung mga ay, yung mga Italians, hindi sila believe sa church. Lagi nilang sinasabi, mga hipokrito yung mga yan, mga plastic yan, kala mo sila mga banal. Banal sila ng gano'n, pero pareho lang natin sila. So, ang panawagan po ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay huwag tayong makitaan ng butas. No? Huwag tayong makitaan ng kapintasan. So, sabihin mo naman, Pastor, no? Kung itutuloy natin yung mga verses, ano yung kinalaman sa love dito? No? Ano yung kinalaman? No, tuloy natin in verse 4, sabi dito, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong hindi nararapat sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. So minsan, even dun sa mga kalalakihan, no? Minsan nakapagbibiruan, pero yun ay minsan parte ng katuwaan, pero minsan nakakalimot. Minsan nakakalimot din. Pero hindi po dapat tayong makakitaan ng ganun. At balik tayo dito, ano ang kinalaman nito sa love? So brothers and sisters, doon po sa Marcos, no, alam ko, pamilyar po kayo dito, ano yung greatest commandment? No? Sabi natin, may 10 utos. Nung tinanong si Kristo, ano po ang utos na pinakamahalaga? At yun po ay, na, yung 10 utos naging 2 na lang. Na i-generalize po ito sa 2 parte. Yung una, doon sa Marcos 12:30-31, sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. No, ito yung second commandment. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. So, from 10 commandments, naging 2 na lang. Love God above all and love others as you love yourself. So, brothers and sisters, ano ang kinalaman nito sa pag-ibig? No? Sabi natin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung tayo mga kapatid ay nagkakaroon ng mga kasalanan tulad ng binabanggit dito, no? Gumagawa ng kahalayan, anumang pag-iimbot, pakikiapit, mga kapatid, imagine, put yourself in their shoes. No? Kung tayo yung nasa kalagayan ng mga tao na halimbawa pinagtataksilan ng ating ng asawa, no? Si tayo yung nadoon, tayo yung mga legal wife o tayo yung mga legal na asawang lalaki, ano ang mararamdaman natin? Di ba? So, yung pag-ibig na ito, mga kapatid, is huwag mong gawin, no, sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. So, that is the main reason kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo ito, mga kapatid. And we must walk in the way of love. So, mga kapatid, we must have sexual purity. No? Ano man po ang ginagawa natin outside marriage is considered immoral. So mga kapatid, no, we must have this sexual purity. So, verse 5 sabi nito, alam ninyong walang bahagi. No, ito po, every time, no, the style of Apostle Paul, sa spring siya ay nagsasabi ng isang bagay na
kanya sinasabi yung consequence, no? No? Ganun po yung pamamaraan ng pag-preach ni Apostle Paul. No? Sundin niyo to, gawin niyo to, kung hindi, no? Yun po yung kaibahan niya sa ibang mga disciples. No? Lagi siyang meron ng, ano, may conclusion na siya, meron ng consequence. So sabi dito, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So brothers and sisters, walk in the way of love. No? Love God and love others as we love ourselves. Verse 7, sabi po dito, huwag kayong makisama sa kanila. Sabi natin lagi, okay lang makisama, huwag lang makisama. No? Iba yung nakikisama, iba yung nakikisama. Sabi dun sa verse 8, dati. No? Pasinin niyo yung word na dati. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa paliwanagan na. No? Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. So brothers and sisters, if you consider yourself a Christian, sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya na. No? Ikaw ay nasa liwanag. No? Sapagkat ikaw ay nasa Panginoon, so hindi po pwede na ikaw ay nasa Panginoon and yet you are living in darkness. No? So sabi po doon, dati. No? Ano ibig sabihin? Hindi pwede na ano? Hindi ka magbabago. Tandaan niyo po yan. No? Hindi pwede na hindi ka magbabago. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, dati. No? Dati. No? So, sabi dito, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga tao na sa liwanag. So, napakaganda po ng teaching, no? Ng Book of Ephesians. Kaya nasabi natin, the Ephesian effect, no? Ano yung magiging epekto ng aklat na ito sa buhay ng isang mananampalataya? So tuloy po natin. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. No. Kaya minsan maraming mga tao galit sa mga mananampalataya. No? Kasi KJ, no? Killjoy, no? Walang kwentang kasama, boring, hindi na pwede yung ganito, hindi na pwede yung ganyan. Eh mga kapatid, ganun po talaga. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, it is hard. It is hard to follow Christ. Mahirap kong sumunod sa Diyos. Madaling magpanggap, pero mahirap ang tunay na pagsunod. No? So brothers and sisters, this is our second point. Walk in the way of light. No? Maglakad tayo sa liwanag. No? Verse 12, sabi ito, kaya niyang mabanggit. No? Kanina, nabanggit ito. Kaya niyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. No. Kaya nga, ano yung lagi kong sinasabi mga kapatid? Only you and God knows. No. Yung mga tinatago pa natin. Bumaalala natin yung mga lesson natin, yung mga excess baggage, unsurrendered sin. No? Mga kapatid, sabi, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. No. So mga kapatid, ano po ang sinabi kapag madilim ba nakakakita kayo? No. Buti dito, hindi po so brown out. No? Sa Pilipinas, every now and then, no, nagbabrown out ng bata ko. Basta na lang pag umulan ng malakas, kumulog lang, brown out na, tapos ano, di ba wala kang makikita, yung sobrang dilim. Pero kapag maliwanag, nalalantad. Ganun po yan mga kapatid. Kaya may kasabihan tayo, yung kasabihan natin na walang, ano, walang lihim na
na hindi nabubunyag. So brothers and sisters, when we are in the light, we will be exposed. So, basahin lang natin yung mga reference text dito sa additional, no? Tulad ng sinabi ko, we are studying the book of Ephesians. So, buong libro po ito, kaya medyo mabusisira po tayo ngayong linggong ito. So, sabi dito sa verse 17, sa pangalan, chapter 4 po ito, no? Ephesians 4, verse 17. No? Babasa po tayo ng mga ilang verses dito. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. No? Ibig sabihin, we must live differently. Diba? Huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. No? Verse 18, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. So kanina, sinabi ni Apostol Pablo yung mga kasalanan. And now, Apostle Paul is telling us the attitude. No? Ano ang sabi? Kapag matigas ang iyong ulo. No? Kaya nga mga kapatid, lagi natin tatandaan, no? In our salvation, we have the participation. No? Hindi po pwede na basta na lang namang kikilos ang banal na Espiritu nang wala pong pahintulot natin. Hindi po na kayang gawin yan. Or else, maganda po, wala pong mapapahamak, pero hindi po ganun ang pagkilos ng banal na Espiritu. In verse 19, sabi dito, sila ay naging alipin ng kahalayan at wala silang kahilian. Wala na sila inatupag kundi pawang kalaswaan. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So, in Romans chapter 12, no, the renewing of the mind naman ang sinasabi ni Apostle Paul doon. So, mahalaga po ang pagbabago ng isip, mga kapatid. No? Kaya nga, lagi po natin tatandaan, no? Bakit kaya lagi po ang isip? Hindi mo naisip yun? Pwede naman yung puso na dito, kaya pangit mo ang pagpuso na sa ulo, no? Pero, kung isipin natin mga kapatid, kahit in our physical, no, yung pagka-disenyo sa atin ng Diyos, lagi po isip. Tandaan po natin yan. No? Ang pagbabago po, lagi isip. Isip mo na. No? Isip mo na po bago ang lahat. So, tuloy po natin sa dito. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. At sabi po dito, at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So mga kapatid, kaya nga sabi natin magbago, born again. Yung kung ibig sabihin nun, born again. Isinilang na muli, bago na po ang ating pagkatao. At doon po sa magagalitin pa rin, sino yung magagalitin pa rin dyan? No. May wino-work out pa rin sa atin ng Panginoon. In verse 26, no, ito maganda yung isipin ito lagi pag nagagalit tayo. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. No. So huwag niyong palilipasin. No, galit ka ngayon, dapat yan bago mag-dilim, no? Batina, no? Sa mag-asawa yan, dapat ganyan yan. No? Huwag niyong hahayaang matulog kayo ng nag-aaway pa, nagalit pa kayo. No? Sabi, huwag daw hahayaang lumipas ng araw. No? So mga kapatid, walking in the way of life exposes who we really are. No? Kung tayo ay naglalakad doon sa liwanag ng Diyos, makikita, makikilala, malalaman kung sino talaga tayo, mga kapatid. So, lakad-dalawa na po tayo. Balikan po natin yung verse 6, no? Ephesians chapter 5, verse 6, sabi dito, huwag kayong padaya aninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. No? So verse 15, diyan po tayo ng verse 15. No? Ephesians chapter 5 pa rin po ito.
Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad, no? Ito po yung keyword natin. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. No? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. No? Ipakita po natin mga kapatid, no? Yung present day natin, puno ng kasamaan. Verse 17, huwag kayong maging hangad. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So dito po papasok mga kapatid, no? Sabi, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Dito po papasok yung third point natin, walk in the way of wisdom. No? So, yung, dati nasabi ko na ito mga kapatid, no? Kilala niyo ba si Ernie Barone? No? Kilala si Ernie Barone? So, anong sabi ni Ernie Barone? Knowledge is power. No? Si Kuya King, hindi ko alam ang tagline ni Kuya King. Nagmutang pala. No? Knowledge is power. And wisdom. Ano yung wisdom? Wisdom is applied knowledge. No. Wisdom is applied knowledge, mga kapatid. Ano ang significance nito, mga kapatid? Hindi po masasabing matalino ang isang tao sa dami ng kanyang nalalaman. No? Lalo na po, when we talk about the Word of God. No? Oo, kabisado mo ang Biblia. Marami kang alam na memory verse. Ang tanong, no, nasusunod ba natin? Kaya nga mga kapatid, ang sabi, wisdom is applied knowledge. No. Kung knowledge lang mga kapatid, hindi mo na-apply, ibig sabihin wala ka pang wisdom. No. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na malaman natin ito. Hanggang tayo ay may lakas pa. Hanggang po tayo ay nasa kabataan pa. Bakit? No? Kasi mga kapatid, bukod po sa sinabi ng Biblia, alalahanin mo ang Diyos mo sa panahon ng iyong kabataan. No? Bukod po doon mga kapatid, napakahalaga po kasi na hanggat meron pa tayong kakayahan, no, na maglingkod, na mag-aral, na magbasa, na i-improve yung ating mga karunungan, no, mas madali pong gawin ito sa panahon na tayong bata. Dahil sa panahon na may edad na tayo mga kapatid, malabo ng ating mga mata, mahina ng ating mga memorya, paano pa tayo? Paano pa tayo magsusumikap? Oo, siguro yung inan sa atin, pero giving the norm, yung normal na nangyayari mga kapatid, napakahirap po sa mga may edad na. No? To gain this knowledge, no? Kaya nga minsan hindi sukatan ang puti ng buhok mo na masasabi na ikaw ay full of wisdom. Maaaring ikaw ay full of knowledge. Pero ang tanong, na-apply mo ba itong knowledge na ito, mga kapatid? So, sabi po dun sa verse 18, lapit na po tayo magtapos. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, when we talk about drunkenness versus full of the Spirit, no? Minsan po, binanggit ko na ito na ano ang kaibahan ng isang lasing sa isang taong puspos ng banal na Espiritu. Ang isang lasing po ay wala ng kontrol sa kanyang sarili. No? Samantalang ang taong puspos ng Espiritu, ang banal na Espiritu po ang kumukontrol sa kanya. No? So yun po yung kaibahan. Kaya po, may pit na sinasabi ni Apostol Pablo. Baka tanungin niyo naman ng pastor, eh, masama bang uminom? No. Lalo, narito tayo, mainit. No. Iinom naman ng beer ng pastor, isang baso lang. Kakain po ng karne, ng isda, vino bianco, vino rosso. Okay ba yan? No. Kaya mga kapatid, ang sabi po ay huwag kayong maglalasing. Ano man po ang sobra ay masama. No. Ano man po ang sobra ay masama. So, brothers and sisters, we must be filled with the Holy Spirit. No. Tatandaan po natin that hindi po dapat tayo ang nawawala ng kontrol. At hindi rin po tayo dapat ang may kontrol. No. Ang sabi po ng Biblia, the Holy Spirit
must be in control of our lives. Verse 19 sabi dito, and verse 20 sabi dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At the end of the day, mga kapatid, no? Anuman ang mga nagawa natin, anuman ang mga naging problema, anuman ang mga naging struggle, at the end of the day, brothers and sisters, thank God. Magpasalamat sa Diyos. Bakit, Pastor, under pa rin ba yan ang wisdom? Oo. Because being thankful, no? Na-realize mo na kailangan mong magpasalamat. Ibig sabihin nun, mga kapatid, nakikilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. So, brothers and sisters, madali pong mapabilang sa pamilya ng Diyos. Madaling ma-identify ka ng maraming tao as Christians. Pero ang mahirap, mga kapatid, ay kung papaano ka aakto ng tunay na anak ng Diyos. Amen? Agree? Agree kayo doon? Mga kapatid, we are redeemed. We are saved by grace and justified by our faith through Jesus Christ. But the process of sanctification, brothers and sisters, is a lifelong process. Huwag kayong malulungkot, mga kapatid. Eh, Pastor, mainitin pa rin ang ulo ko. Pastor, hindi ko mabitawan yung ugali ko na ganito. Pastor, madalas pa rin ako mainis, magalit. Mga kapatid, lahat po tayo ay dumadaan sa proseso. Ang dapat niyo pong tandaan na ngayon tayo ay lumalakad, no? Nang naaayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin na dapat tayo po ay napipighatina pag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. That is the difference, brothers and sisters. Kung tayo ay hindi pa rin nakakawala, kung alipin pa rin tayo ng dati nating pagkatao, tatandaan niya, no, we are still the same. And that's the difference, brothers and sisters. Sabi natin, sanctification is a lifelong process, no, until hindi tayo nasa glorified body, mga kapatid, we will still sin. Magkakasala at magkakasala tayo, pero tandaan nyo, there's a degree of sin. There's an intentional sin. May mga kasalanan na pinaplano, may mga kasalanan na inaalagaan, at may mga kasalanan na parang nagiging kabal na tayo. But if we sin, no, and nalulungkot tayo, nalulungkot din po ang banal na Espiritu, mga kapatid, every time we commit sin. Pero mga kapatid, patuloy lamang po tayo. Kailangan po natin ang tulong ng banal na Espiritu sa ating pagbabago. Ngunit malaki po ang porsyento ng ating partisipasyon. Kailangan natin lumakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Lumakad po ng may pag-ibig, lumakad tayo ng nasa liwanag, lumakad ng may karunungan. Walk in the way of love, walk in the way of life, a light, walk in the way of wisdom. Ang tanong, mga kapatid, the question for each and every one of us ngayon, habang ito, ang tanong, lalakad pa rin ba tayo sa paraang gusto natin? Lalakad pa rin ba tayo sa paraan gusto natin kahit alam natin itong magdadala ng kapahamakan sa ating sanghi? O lalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos tungo sa kaligtasan? Brothers and sisters, my way or God's way? In the name of the Father, and the Son,
the Holy Spirit. Amen.